Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Pwede pakibati mga katabi natin ng good evening. Yan. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng ating pagnonobina sa karangalan nating mahal na patron, San Pablo de la Cruz. At ngayon din ay pinagdiriwang natin ang ikalimang pistang lipi, festivity. Mga kapatid, naranasan niyo na bang maparatangan ng hindi totoo? Gawa na masamang balita o black propaganda, lalong-lalo na sa social media. Gawa-gawa lamang na mga taong may galit o nainggit sa inyo? Ano bang pakiramdam kapag may nagparatang ng mali sa inyo? Alam ko nasa isip nyo, hindi nyo masabi, gusto nating patayin, gusto nating sakalin, pero nakakainis, di ba? Sinasabi ko ito din sa ating ebanghelyo ngayon, may isang taong sinapian ng demonyo. Marahil naawa si Jesus, kaya tinulungan niya ito, pinagaling niya upang mabalik sa normal. Subalit sa kabila ng kabutihang itong ginawa ni Jesus, tignan niyo ano ang napala niya, anong natanggap niya. Inakusuhan si Jesus na nakikipag-ugnayan daw siya kay Satanas. Anong sabi sa Ebanghelyo? Si Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyari magpalayas ng mga demonyo. Sipi mo, sinabi ng mga tao ito kay Jesus, na kulang na lang sabihin nila, kaya naman nakakapagpalayas ng demonyo yung taong yan, eh demonyo din kasi yan. Mabigat, di ba? Kayo na lumagay sa katayuan ni Jesus, hindi kaya kayo masasaktan, madadala, magagalit, mapipikon. Ang sama niyong magsalita, sobra kayo, grabe kayo. Ipababarangay kita, ididimanda kita. Mga kapatid, bakit ba ito nagagawa ng tao sa kapwa niya? Ano bang nagudyok sa atin na magbintang ng mali o sirain ang mabuting reputasyon ng isang tao? Narito ang ilang mga posibleng sanhi na pagudyok na ito. Una, inggit o selos. Ang inggit o selos sa tagumpay o ganda o talento ng iba ay maaaring magdulot ng iba pang panggigipit o pagbibintang upang sirain ang reputasyon ng kapwa. Ito yung mga taong hindi ka naman lumalapit sa kanila. Hindi ka naman nakikipag-usap sa kanila. Wala namang ginagawa kong masama sa kanila. Minsan nga, hindi mo naman sila kilala, di ba? Pero dahil nakikita nila na umaangat sila, umuunlad ka, mas magandang buhay mo kaysa sa kanila. Samantalang sila hindi nagbabago, ayun, mamatay sila sa inggit. Maraming mga edad na naririto ngayon. Hindi ba kayo naingit sa kasamaan nyo? Bakit nyo naglilid na nobena? Mas matanda pa sa akin, pero lakas-lakas. Samantala ko, hirap nang maglakad. Tapos pag nakita mo, pangit. Ang problema mo, hindi mo masabing dahilan na nagagali ka na wala namang dahilan kasi nakikita mo na bakit mas angat, mas magandang katayuan niya. Hindi mo masabing dahilan, inggit na inggit ka. Pangalawa, galit o poot. Ang galit o poot ng isang tao ay maari magdulot ng pag-udyok na magbintang ng mali o sirain ang reputasyon nito bilang paraan ng paghihiganti. Meron bang mga tao sa loob na sibang ito na ganito? Na may poot sa puso? Nagsisimba? Tatanggap ng komunyon? Church worker pa? Pero nag-iisip na maghiganti, magplano na gumawa ng hindi tama sa kasamahan. Meron ba? Huwag nyo nang tignan yung katabi nyo, mapapaaway lang kayo, no? Pero aminin man natin o hindi, minsan may ganong mga tao, taga-simbahan din,
Huwag ka na magtaka kung bakit lahat ng ginagawa mo ayaw nila. Nagko-comment sila. Obvious ba? Galit sila sa'yo. Ini sila sa'yo. Ayaw nila sa'yo. Kaya wala silang nakikita maganda sa ginagawa mo. Pero magandang tanungin natin ang sarili natin. Ano bang ginawa mong masama sa kanila o atraso? At galit sila sa'yo. O galit na galit ka sa kanila. Pangatlo, kakulangan ng kumpiyansa. Yung mga tao may kakulangan sa kumpiyansa sa kanilang sarili o failure sila, ay maaaring nagtatangkang sirain ng ibang tao upang itaas naman yung kanilang sarili. Pagtakpan yung sarili lang kahinaan at pagkukulang sa pamamagitan ng pagyurak at pagtapak sa kakayahan ng iba. Buti pa yung mga kasama ko sa simbahan, nakapag-pilgrimage na sa Holy Land. Tapos katatapos lang ng isang grupo, kagagaling lang sa Europe, sa kalang Marian Tour. Tapos titignan mo yung asawa mo, itong asawa ko, visit ka. Hanggang ngayon, ni Buraka, hindi mo ako madala. Wala ka talagang silbi, hanggang dyan ka na lang. Yung failure ng asawa mo, nakikita mo. Dahil nakikita mo na tila napag-iiwanan ka. Pero ano bang magagawa mo kung talagang masamak na mas magaling sila sa'yo? Mas mayaman sila sa'yo, mas may kakayahan sila kaysa sa pamilya mo. Ano magagawa mo kung napatapos nila mga anak mo samantala ikaw hindi mo napatapos yung mga anak mo? Bitter ka? May mga taong ganyan, salit na matuwa ka sa tagumpay nila, kinaiinisan. Pag tinalo kayo ng anak niyo, halimbawa sa chessboard, o chess game, ano-ano ang games, game board na ano, mapipikon ka ba? Ang daya-daya mo. Kung tanda ko ito, niloloko mo ako. Di ba dapat matuwa ka? Ang galing ng anak ko, tinalo ang nanay niya. Ay, si nanay, tanga. Hindi ka naman sasabi ng anak mong ganon. Pero di ba, na dapat matuwa ka nila, ang galing ng anak mo. Ang galing ng asawa mo. Ang galing na narating ng ibang tao. Kayo ba, pag nakita niyo, nabigyan ng award yung kasama ninyo, gino-congratulate niyo ba? O sinasabi niyo, tiniirapan niyo, ang yayabang na mga yan. Anong problema mo? Ang laki ng issue mo. Failure ka kasi, wala kang award, hindi ka awardy. Pang-apat, mapanirang pag-iisip o pag-iisip na masama. May mga tao talagang likas na mapanira sa kanilang pag-iisip at madalas silang magtanim na madling impormasyon o magbintan labang sa iba na walang basihan. Napaka-judgmental natin minsan, aminin man natin o hindi. Nag-uusap lang sila, tapos kumakatingin ka, siguro may relasyon niya. Marites ka din eh, no? Ano ngayon kung mag-uusap sila? Ano ang pakialam mo? Nagtatawanan sila, ang saya-saya nila bilang napatingin sila sa'yo, tapos sabi mo, siguro ako pinag-uusapan. Ang galing mo naman. Sikat ka ba para pag-usapan ka? Pinatawag ni Father Big isa sa mga kasama ninyo dahil may ikinonsulta. Pagbalik, favorite ka talaga ni Father. May mga ganun ba? Nag-iisip ka kagad ng masama? Malay mo, pinagalitan, pinagsabihan, dahil hindi ka na ba napapatawag? Ito yung mga tao marahil hindi masaya sa buhay nila, kaya gusto nila maging malungkot din sila katulad mo. Kaya lagi silang naghahanap na ipupula sa iba kasi nga negatibo palagi sila mag-isip. Kung tutusin ang mga negatibong emosyon na ito ay lubang mapanganib na maaring magdala sa atin ng kapahamakan. Ang lahat masasamang damdamin ito ay instrumento ni Satanas. Ang lahat ng ito'y ginagamit ni Satanas para mapasama tayo, para maging masama tayo, para mas mapalayo tayo sa Diyos. Ngayon, paano ba natin tatanggihan ng mga pang-akit na ito ni Satanas? Una, napakahalaga, dapat tayo maging madasalin. May regular prayer time ka ba? May oras ka ba talaga? Yung pagisimba mo talagang pinagdadasalan mo? Or you're just fulfilling your duty or obligation? Kaya ka lang nasisimba?
Remember, prayer is our lifeline to God. Prayer is talking to God. At yung pananalangin, di kailangan na ikaw palagi nagsasalita. Minsan manahimik ka. Makinig ka kung anong mensahe ng Diyos sa'yo. Pero marami sa inyong matatanda, tumatahimik nga, pero huwag ka tumutulo laway. Tulog, no? Kunyari, nakikipag-usap sa Diyos. Pero tulog, natulog. Dapat ito yung oras na kung saan nagdadasal ka, kinakausap mo, at minsan nagbubulaga ka na lang, may tinatanong ka, sasagot ang Diyos sa'yo, magpapapap na lang sa isip mo. Pangalawa, dapat tayong gawa ng mabuti. Mabuti hindi lamang sa pamilya mo, kundi mabuti pati sa mga tao hindi mo kapamilya. Mag-donate ka sa charity, pag may namamalimos, magbigay ka. Kapag may mga nasunugan, kapag nabaha, nagbibigay ka ba? O nakita mo lang pero hindi ka nagbibigay? O pag tinanong tayo ng Diyos, sabi na, oh, mabait naman po ako sa pamilya ko, sa pamilya mo, pero maliban sa kanila, may ginagawa ka ba ng kabutihan? Pangatlo, mahalaga tayo di maging mapanuri at maingat sa pag-ugali natin sa ating kapwa. Hinahinay tayo sa pagsalita. Hindi lahat ng nababasa natin sa social media ay totoo. Huwag kang masyadong mag-comment kung di ka sigurado sa nababasa mo. Pangapat, dapat natin isalang-alang ang epekto ng ating mga salita at gawa sa iba. Ibig sabihin, bago tayo magbitaw ng salita, pag-isipan mo. Kasi kung mabigat at masakit ang salitang bibitawan mo, tanda mo hindi mo na mababawi yan. The damage has already been done. Baka dumating ang panahon, your sorry is not enough. Naalala ko yung isang tatay, ang nanay yata, galit na galit siya sa anak niya. Sa sobra ng galit niya, nakapagbitaw siya ng salita ng isinusumbat ng anak niya sa kanya. Kung alam ko lang ganyan katigas ang ulo mo, sana nung pinagdadalang tao pa lang ipina-abort na kita. Bigat. Bago kayo magbitaw ng salita, mind you, baka hindi nyo na kayang bawiin yan. Oh, galit na galit kayo, nasa taas kayo ng galit ninyo. Pero isipin nyo din yung mga binibitiwan nating salita. Mga kapatid, sa pagdadaguyod ng respeto, integridad at pagmahal sa kapwa, mahalaga upang maiwasan natin ang pagbibintang ng di tama o pagsira sa reputasyon ng iba. Dapat tayong palagi nakatuon sa ating misyon. Ipalaganap ang turo ni Jesus sa pamamagitan ng ating salita at kilos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sipin mo na lang si Jesus nga mismo inukusahan bilang kasama ni Satanas. Isang walang ingat at walang pakundangang paratang laban sa kanya, si Beelzebul, ang prinsipal ng demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Para bang pinalalabas nila si Jesus ba ay pumapanig sa masama, kakampi ng demonyo, o mga taong kumakampi sa masama? Tandaan po natin ng demonyo hindi kailanman gagawa ng mabuti dahil ito ay palagi naghahangad at lumilika ng kaguluhan at gumagawa ng walang basihang mga akusasyon. Huwag kayo ma-offend sa sasabihin ko, ha? Kung ikaw ang dahilan kung bakit nag-aaway ang mag-asawa dahil sa panunulsol mong hindi tama at masama, demonyo ka. Kung ikaw ang dahilan kung bakit nag-aaway-aaway ang mga kasama mo dito sa simbahan, demonyo ka. Kung ikaw ang dahilan kung bakit nasisirang buhay ng iba dahil sa kapabayan mo at pag-iresponsable mo sa iyong mga salita, demonyo ka. Kung ikaw ay walang inisip kundi makapaminsala sa buhay ng iba dahil sa masama mong impluensya, demonyo ka. Kung isipin lang natin ang pag-akusa nating masama laban kay Jesus ay malinaw na pagkapahintulot ng kanilang sarili maging kasangkapan mismo ng demonyo. Huwag tayong paggamit kay Satanas. Sa katulad na paraan, hinahayaan din natin ang ating sarili maging instrumento ng kasamaan kapag sinasadya nating akusahan ang mga tao kahit walang butil na katotohanan. Ang Diablo ay isang malinaw at kasalukuyang panganib sa ating lahat. Palagi itong nandyan at naghahanap ng tamang panahon, timing para makuha tayo.
Gayunpaman kung tayo malalapit kay Jesus at sinasabuhay natin ang kanyang aral at turo, wala tayong dapat igabahala dahil walang magagawa sa atin ng Diablo kung lagi tayo na kay Jesus at palagi tayong lumalapit sa pananalangin sa Kanya. Sa pagkapatuloy ng misang ito, hilingin natin ang tulong at pamatnubay ng ating mahal na patron, San Pablo de la Cruz, upang katulad niya bilang isang mistiko ay mabigyan niya tayo ng kahalagahan sa pananalangin, pagtitiwala sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at pagkapakasakit. Magkaroon tayo ng malalim na pananampalataya at paniniwala sa kanyang misyon. Ipahayag ang pagmamahal at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng paglingkod at debosyon sa ating kapwa. San Pablo de la Cruz, ipanalangin mo kami.